Hello guys, welcome back po sa akin channel. So ngayon guys, magbabahagi po ako ng kaalaman kung paano ninyo gagamitin ang affirmation o kaya mga orasyon na meron kayo. So ito guys, yung kung minsan ay lagi po tayo, hindi naman huminsan, lagi po tayong busy guys. So wala na po tayong time na bumanggit sa ating mga orasyon o kaya sa ating mga affirmation. Yun guys, so bakit hindi kaya gumagana sa atin? So ang kahalagahan po kasi nito, kaya hindi po siya nagkakabisa. Ang pinaka-importante dito talaga yung paulit-ulit ninyo siyang babanggitin ang mga affirmation na yan. So dahil tayo ho kay busy, marami ho tayong ginagawa, hindi ho natin nagagawang mag-ano yan guys. So minsan hindi ho natin memorado ang mga bagay na yan. So ito po yung inyong gagawin para po magkaroon ng visa yan. At sa mga ano guys, kung sa mga orasyon po na meron kayo, kung pera po o kaya karangian ng buhay, ano guys, so mamili po kayo ng mga orasyon na yan and then i-write ninyo yung mga orasyon na yan, isulat ninyo. Ganon din po yung mga affirmation na yan. Isulat ninyo yung mga affirmation na yan sa isang papel. And then, eto guys, ang gawin ninyo. Kagaya ho ng aking ginagawa ngayon, so hindi po bale kung nakaayos kayo o nakapustura kayo o ano pa yung ginagawa ninyo. Eto guys, ang gawin ninyo, magsulat kayo ng affirmation about sa pera. About sa, ano guys, sa pag-ibig. Ayan guys, sa relasyon, sa pamilya, ayan. Magsulat kayo ng ganyan. And then, ganon din po sa mga orasyon. Magsulat din po kayo ng magandang kung ano po yung meron kayo guys. So, hindi po dito yung, ano, kung gusto ninyo ng kapangyarihan o yung gusto ninyo magkaroon ng visa, ito yung gagawin ninyo. Isulat ninyo yon sa isang papel. And then, ang gawin ninyo guys, i-record ninyo yung sarili nyo. Habang binabasa ninyo itong mga affirmation na to, ito yung mga orasyon na ito, i-record ninyo ang inyong sarili. So, kung ayaw ninyo yung mukha ninyo na may makita ng iba na kayo yung nagsasalita, ayaw ninyo na makita sa inyong mga phone, nang syempre meron kayong mga asawa, meron kayong mga anak, meron kayong mga anak. Kung ayaw ninyo yun guys na makita nila, pwede naman yung voice record. And then, mag-video na lang kayo ng mga halaman, yung sky, yung mga falls, o kaya kung umuulan, doon, ano ninyo guys, ilagay ninyo yung voice ninyo doon para maayos ninyo yung video na yon. And then, ang gawin po ninyo guys, ganito ang gawin ninyo. Pag naka-record na kayo ng ganon, maayos ninyo ang mga affirmation o yung mga orasyon na meron kayo. Pag ni-record na ninyo yun, i-play nyo ng i-play. I-play nyo lang siya. Basta kayo yung nagsasalita. Kayo yung nagsasalita. Lagi kong pinapaalala sa inyo na yung mga nagbabasa na yung may mga orasyon na binabanggit sa ng iba, huwag ninyong i-record yun na ano, kailangan nyo kayo. Kasi kayo yan eh, hindi yung ibang tao. So i-record niyo yung sarili niyo. Hindi bale kung ano yung boses niyo, kung ano yung itsura niyo, i-record niyo yung sarili niyo. Kayo yan, kaya maniwala kayo sa inyong ginagawa. And then i-play niyo siya nang i-play sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Yung napaka-importante nito guys, yung bago kayo bumangon sa higaan sa umaga at bago kayo tulog. Doon mapapaandar niyo yung orasyon, yung affirmation na meron kayo. Hanggang sa ano yan, i-play nyo lang siya ng i-play, ng paulit-ulit. And then, sabayan ninyo, habang binabanggit ninyo yung orasyon na yan, mag-visualize kayo. Ayan, so yung law of assumption, isipin ninyo na nasa inyo na yung mga hinihiling ninyong pera. So ito guys, kapag gumawa ka ng affirmation about sa pera, i-separate mo yun. Yung orasyon about sa pera, sa pag-ibig o gayuma, i-separate mo yon. Kailangan i-separate mo sila. Kaya sinasabi ko sa inyo, specific person, yung tao na
gusto ninyong mapabalik sa inyo, and then yung pera na gusto ninyong makuha, ganyan guys. So kailangan talaga i-separate ninyo yun. Hindi pwedeng maghalo-halo kasi mag-aano yung utak ninyo. So yun po yung gagawin niyo, yung technique ninyo na gagawin. Napakabisa po yan guys. So i-play ninyo yan. So ibahin ninyo yung record ng about sa pera, about sa pag-ibig, gayuma, ganyan guys, about sa mga kapangyarihan ng medalyon ninyo. Ibahin ninyo yung mga orasyon na yun para hindi ko magkahalo-halo. Kasi minsan guys, kayo sa dami-dami ho ng mga ng mga medalyon ninyo, sabay-sabay ninyong inaano yan guys, sabay ninyong binabasa, sabay ninyong inaano, hindi ho, minsan ho talagang hindi na talaga siya ano, hindi na talaga siya gumagana. Kasi nga maano na po yung utak ninyo, hindi na ho kayo makapag-focus dahil yung mga tangan ninyo marami, and then marami din kayong dinadasal, so hindi na ho kinakaya ng focus ng utak ninyo. So yun po yung gawin ninyo. So ito guys, kapag hindi niyo, lalo na pag may mga trabaho kayo, may mga racket kayo, busy kayo sa mga pangangampanya, ganyan guys, kung saan-saan kayo, wala, lalo na summer, yun po yung gawin niyo. So habang nasasakyan kayo o nasaan kayo, ilagay niyo yung earpiece niyo, then pakinggan niyo. Ayan guys, so ito po yung pinaka the best na oras na pag ano niyo yun, bago kayo bumangon ng umaga, at bago kayo matulog. Yun yung matutulog, kahit natutulog kayo, nagplay-play yung cellphone ninyo, nagplay-play yung ano, napaka-ano po yun, napaka-bisa. Ito lang guys, at maraming sa, ito po pwede sa affirmation, pwede po sa orasyon. Ayun guys, yung kayo po, boses ninyo, yung kayo talaga, yung boses ninyo, yun po yung napaka-importante. Kasi po, kayo po yung humihiling. Kayo yung ano, kayo yung may kahilingan, kayo yung may panalangin, kayo din po yung magre-record ng sarili niyo para yung kahilingan niyo talaga ibibigay ho ng mahal na Panginoon sa inyo. So, ito lamang guys, at maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless po.